good evening. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, ang ating gagawin ay magluluto tayo ng isang menu ng rabbit at ito ay tatawagin kong adobong rabbit with a twist. With a twist guys, dahil ang adobo ko ay lulutuhin ko siya ng gata. Instead guys, na wala naman tayong gata ngayon kasi nagabihan tayo. Ang binili ko na lang guys ay itong Coco Mama fresh gata na nakapak. Ang ating mga ingredients guys ay of course ang bawang, sibuyas, soy sauce, suka, at ito nga guys yung ano gagamitin kong twist, gata. Lalagyan din natin ng guys ng oyster sauce at ang pangpasarap na magic sarap. At ang napaka-importanting ingredients guys ay ang rabbit meat. Ang rabbit meat guys ay napaka-sustansyang kainin. Kaya guys, umpisahan yung tikman sa inyong pamilya para pag nag-alaga kayo ng rabbit guys, ay napaka-sufisente ito sa inyong pamilya dahil hindi nyo na kailangan bumili ng ibang karne dahil ang rabbit meat ay napakasustansya at napakasarap kainin. Ang daming benefits guys ang pagkain ng rabbit meat bukod sa napakataas ng protina nito, less cholesterol to, bagay na bagay sa mga katulad nyo guys at katulad ko na nagda-diet. Tara guys, samahan nyo ako para i-prepare ang mga ingredients ng aking lulutuhing menu na adobong rabbit with a twist. Tara guys, samahan nyo ako. Ito ang ating pagkukusikal ba sa'yo?
back to my YouTube channel. At ngayong gabi guys ay panibagong luto ang ipapakita ko sa inyo. At ito ay tatawagin kong adobong rabbit with a twist. With a twist guys, kasi gagamitan ko siya ng gata na adobo para maiba naman guys. Tara guys, samahan niyo ako kung paano ko lutuin ang menu ng rabbit o natatawagin kong adobong rabbit with a twist. Tara guys, samahan niyo ako. Sa mainit na kawali guys, maglalagay tayo ng konting mantika. Antayin lang natin uminit guys para kuminit. Ilalagay na natin ang una guys, ang bawang. Pag nagluluto ako guys, mas gusto ko yung bawang ay yung nagba-brown bago ko ilagay yung sibuyas para pag naluto hindi siya hilaw tignan. Ayaw ko rin naman po guys yung sunog kasi medyo mapait na yung bawang. And guys, pag medyo mag-brown na yung bawang, ilagay natin yung sibuyas. Haluin lang natin guys para maging pantay yung pagkaluto ng sibuyas. At pagkatapos guys, pwede na natin ilagay yung main ingredients na rabbit meat. Haluin ulit natin guys para hindi matunog yung karne. Antayin natin na yung rabbit, karne ng rabbit guys ay mag-brown para hindi siya malansang pag naluto guys. Haluin lang natin guys, huwag nating hahayaan na ano para parehas yung pagkaluto niya guys. Haluin lang natin guys para hindi siya, para pantay po yung pagkaluto niya guys. At pag ganyan na yung itsura niya guys, lagyan na natin ng kunting paminta guys. Lagyan natin ng kunting paminta guys para magkalasa sa laman ng rabbit meat. Tapos haluin lang natin guys para maging pantay yung lasa niya guys. At pag nahalo na natin guys, iwan natin lang natin ulit saglit para maluto. Takpan lang natin ng ano para mabilis maluto guys. Ilang minute guys, tignan na natin kung medyo luto na yung karne niya guys para malagay na natin yung soy sauce. Maglalagay na tayo ng soy sauce guys para lumasa sa laman ng rabbit. Kunti lang guys ang ilagay natin para hindi siya maalat. Pwede na lang natin habulin sa patis mamaya guys. Haluin natin ulit guys pagkalagay natin ng soy sauce. At pwede na rin natin ilagay guys yung oyster sauce. Haluin natin ulit guys para mag-mix yung oyster sauce at mag-retain dun sa karne ng rabbit yung lasa niya guys. Huwag natin iiwan na mag-isa niya guys para hindi masunog yung sauce niya guys kasi malapot na dahil dun sa oyster sauce. Haluin lang natin palagi guys. At dito sa puntong ito guys, pwede na natin ilagay yung gata. Nasa sa inyo guys, pwede rin yung galing
sa coconut. O kung wala kayong mabili guys, pwede rin naman yung Coco Mama. Ilang beses ko na rin kasi na-try guys, kaya yan na rin lang yung ginagamit ko kasi tulad namin na busy. Yan na lang para instant na guys. At pagkahalo natin guys, hayaan muna natin maluto yung karni guys hanggang medyo malapot na yung sabaw niya guys. At pag malapit ng maluto guys, ilagay na natin yung piniga nating kalamansi kanina para may iba siya, may kakaiba siyang lasa guys. Tapos saka natin nahahaluin ulit guys. At pag nahalo natin guys, hayaan ulit natin ng mga ilang minuto para mabawasan yung sabaw niya guys. At saka lagyan na rin natin guys ng magic sarap pang pasarap. Kunti lang ako naglalagay ng magic sarap guys kasi hindi ito maganda sa katawan. Lalagyan ko lang guys para may pangpalasa. Pinahanap kasi ng dila natin yung kakaibang lasa ng magic sarap guys pag nasarela tayo. At ito na nga guys, tapos na tayo magluto. At ito na nga guys ang ating finished product na adobong rabbit sa gata. At ano pang hinihintay natin guys, tara na, samahan nyo ako para tikman ang napakasarap na menu ng rabbit meat. At ang unang subo guys ay para sa inyo. Pero bago tayo kumain guys, magdasal muna tayo para magpasalamat sa mga biyayang binigay ni God. At tara na guys, simulan na natin. At ang una-unang subo ko guys ay para sa inyo. Sarap. Lasang-lasa guys yung gata. Tsaka yung konting asim ng galing sa kalamansi. Try nyo guys, napakasarap ang adobong rabbit sa gata. Ang karni ng rabbit guys ay napaka-sustansya. Tsaka napaka-lambot.